we're gonna end or land our series entitled Want More. So, sino po sa inyo, you want more of this series? Uy, gusto nyo pa na, di ba? Yung iba naman parang, Pastor, kailan pa matatapos yan? You know, maybe yung iba sa atin, gusto pa natin. Bakit? Kasi parang, you know, it's innate in us to desire for more, right? Pag kumain ka, di ba? Pag bitin ka, parang you want more rice, di ba? Parang hindi pwedeng bitin, di ba? Tapos pag may ulam ka pa, parang sayang naman. Parang kailangan, kumain ka pa ng kanin, right? Or maybe parang sa anak, minsan, I don't know, kung bibigyan ng pagkakataon, di ba? Pag hindi challenging yung parenting, by God's grace, di ba? Parang you would want to have more, right? Ako po, meron na po akong dalawang anak, and sabi ko sa misis ko, given a chance, I would want to have siguro mga 8 kids. Seriously, right? Kasi before, alam niyo po, nung mga panahon, ayoko magturo, di ba? Parang way back, di ba? Parang yung mga magkakapatid, 10 sila, 12 sila, parang nai-imagine ko na parang siguro ang saya-saya siguro sa loob ng bahay, di ba? For some reason kasi ang nangyari, parang generations after, parang naging burden yung mga anak. Parang naging sakit sa ulo yung mga anak. Little did we know, as Christians, yung mga married people po, isa po sa mga calling sa atin ng Panginoon is to raise godly next generation. Right? So ako, 8 po yung gusto ko. Bakit 8? Bakit hindi 7, Pastor? Diba? Para at least completion number. Inisip ko lang siguro mga 7 na lalaki at isang babae. Para pag nag-basketball, imagine nyo yun, di ba? Kasi mahilig po ang basketball, Sebastian, Pastor Sebastian, to Sebastian. Tapos yung isang babae po, siya po yung cheerleader. Okay? So anyway, enough of that. Parang anong connection nun? Wala lang po. Okay? Ito pong series na to, it has something to do with money and possession. And ang goal po natin is for us to have a biblical understanding on money and possession. Why is that? Did you know yung laman po ng pera sa wallet natin or sa bank statement natin, somehow, it has the ability to dictate our behavior and attitude. Pansinin niyo po yan. Mamaya, paglabas natin dito, kakain kayo sa restaurant. Pag medyo, alam mo yung pecha de peligro na, pansinin niyo po, ang tingin niyo sa menu, from right to left. Titingnan niyo muna, ano ba yung pinakamura dito? Ay, ito yung mura. O sige, ito orderin natin. Pansin nyo, di ba? Pero pag bagong sweldo kayo, ibang tingin nyo, from left to right. Tapos tatanungin pa yung waiter, waiter, ano ba yung best seller nyo dito, di ba? You don't care kung magkano yung presyo. Right? So for some reason, kung ano man yung laman ng pera natin sa wallet natin, it has the ability to dictate our attitude or behavior. Kaya nga, naalala nyo po yun, di ba, nung bata tayo? Di ba, pag medyo walang pera si nanay or si tatay, medyo mainit yung ulo niya. Why? Kasi nga, it has the ability to dictate our attitude and behavior. But this morning po, our goal is to be reminded, to have a biblical understanding about money and possession. Why? Kasi may mga extreme po. Some people would say money is evil. Pero hindi naman po yung sinasabi ng Bible, the love of money is the root of evil. So ibig sabihin, to put balance, realignment, and recalibration in our hearts, money is neutral. Pero how do we use money? How do we leverage money for God's purposes? That's why let me tell you this. It is good to have things that money can buy as long as we do not lose the things money cannot buy. A relationship with Jesus. Diba, when we started this series, we talked about the idea of contentment. Diba, pinakita po sa atin ni Pastor Jeff yung huwag ka naman magsettle, dapat naman meron kang godly ambition. Huwag mong sabihin na, hindi, kasi mahirap tayo, so okay lang yan, mamamatay mahirap. Hindi po. Ang desire po ng Panginoon para sa atin is to bless you, to prosper you, alam mo yon, not to settle, for you to have or to experience greater things in the future. But at the same time, hindi lang po godly ambition, pero dapat meron po tayong contentment. Alam mo yun, huwag naman sana makompromise yung integrity mo, yung character mo, yung faith mo, kaka-pursue dyan sa career na gusto mo or promotion. So there's a balance. So we wanna put yung buhay natin sa position wherein, Lord, I am in the center of your will. Mawala na yung lahat, hindi ko man makuha yung mga bagay na ginugusto ko, for as long as I have you in my life, then I'm okay. Bakit? Second week, we talked about the idea of putting our security, our hope, not on the uncertainty of wealth, but on Christ alone. Right? So tingnan mo yung katabi mo, mukha bang secure dyan? Mukha naman, Pastor, kanina pa kasi nakaganyan siya, di ba? Nag-worship pa lang. Secured, okay? You know, I realize si Pastor Jeff, he's a
millennial pastor or filennial, so to speak. Di ba? Parang he's always, alam mo yun, yung connected sa kung ano yung uso, kung ano yung, may vlog na nga siya, di ba? Vlogger na nga si Pastor Jeff, di ba? Yung My Daily Bread. And naisip ko lang siguro yung congregation niya rin sa 8 a.m., mga ano rin yun, mga millennial or filennial. So have you heard about this kumbaga meme or word starter pack? Sino po sa inyo alam niyan? Wala, konti lang. Sino po sa inyo hindi nyo alam? Marami, okay. So ngayon po malalaman natin. Ang starter pack po, ibig pong sabihin yan, it's a collage of pictures, kumbaga certain objects, characteristics, or actions that make up a particular type of person or situation. Basically, it's a modern day of stereotyping people. Pag-generalize ng tao. Or ng event or situation. Bigyan ko po kayo ng example. Ito, siguro maaalala nyo to. Ito po yung tinatawag nating kids party starter pack. Hindi mawawala yung pancit or spaghetti, right? Yung hotdog na nakatusok sa stick na may marshmallow, yung lumpiang Shanghai, at yung pasabit. Right? Mga 90s kids, mga 80s, di ba parang pag umuwi ka, may spaghetti, kahit walang birthday, ang tanong, sino may birthday? Di ba? Tama po ba? So, yung iba sa inyo, parang naisip nyo, ah, Pastor, hindi po ganyan sa amin. Kasi, you know, our carbs is always pasta. Wow, ikaw na, di ba? Or maybe hindi ka makarelate sa pasabit kasi ang ginagamit nyo, piñata, di ba? Yung mga ganon. Pero naalala nyo po yun, di ba, nung bata kayo, tapos tuturuan ka ng nanay mo, di ba, anak, yung laruan na yun yung kunin mo, di ba, parang ini-strategize mo na, paano mo siya tatalunin, kukuhain, di ba, minsan ikaw na yung nanay na nakikipag-agawan doon. So, yun po yun, to generalize, especially the 90s kids, ito daw yung mga meron pag nag-celebrate ng birthday. You get the idea of starter pack. Tuloy natin, ito yung mga estudyante naman natin dito, yung college life. Diba? Naalala mo yun, nung college ka, pansit canton lang, buhay na yan. Diba? Minsan nga, may boiled egg pa. Or eto, whether taga University of Makati ka or taga Lasal ka, Ateneo ka, for sure, na-try nyo po yung siomay and rice. Right? Diba? Or eto, wala pong sinabi yung Starbucks dyan sa coffee ko, 78 degrees. Kung hindi nyo pa po natatry yan, I'm gonna assure you, pag nasubukan nyo po yan, talaga magpapalpitate ang puso nyo. As in, hindi po kayo makakatulog. Nag-drive po ako from Pagudpud going to Manila, 12 hours. Sabi, magdalawang bote po ako ganyan. As in, wow! As in, alam mo yung parang, yung kinakabalo, dig-dig-dig-dig-dig. Alam mo yung ganon? As in, iba po. Okay, so, anyway. Ito po yung next starter pack. Ito, payday starter pack. Alam mo yung pagbagong sweldo? Vikings, buffet, shopping, di ba? Yung adulting, di ba? Yung bayad ng bills, di ba? Samgyupsal. Pero pag pecha di peligro na, ito na. Di ba? Fishball ka na. Di ba? Ano ba yung nandyan? May sahod na ba, te? Di ba? Tapos magtatanong ka. Di ba? Parang, ma, wala na akong pera. So hanapin mo kung saan yung mura. Di ba? Last two na lang po. Ito yung last, ito yung mga favorite ko. Kasi ito one picture lang, pero somehow, makakarelate yung mga tito and tita starter pack natin. Ito yung kating ko. Di ba? Pag may nangate, lagyan mo ng katingko yan. Nahihilo ka, katingko lang yan. Di ba? Alam mo yan, may sakit ka, lagyan ng katingko. Di ba? Masakit ang ulo mo, lagyan ng katingko. And last but not the least is ito, yung mga 80s and 90s kids. Kasi ano po ako, 90s ako. Yung galit na si nanay starter pack. Nakakatuwa po. May nakita akong article. Ito po yung mga weapon ng nanay at tatay natin para i-discipline tayo. Diba? Tapos, pansin niyo may mga damage po yan. Kumbaga, yung pain na mararamdaman mo pag lumatay sa ito, yung jari yung pinakamahina. Kumbaga, out of 10, ano lang yan, tulang po yung damage niyan. Ito yung mga moment na nakasulat yan. Pag kumakain ka, medyo nainis yung nanay mo or tatay mo, nagbabasa ng jari. Uy, umayos ka nga, di ba? So, tulang. Pero yung pamaypay, pag nagsisimba daw kayo, di ba? Pag medyo maingay ka, pasaway ka, naiinip ka na, paluin ka ng pamaypay, di ba? Tapos, yung chinyelas nakalagay dyan, yung damage, 6 out of 10 yan, medyo masakit na yan, lalo na yung Rambo, di ba? Tapos, ayun yung matindi, yung patas ng patas yan, yung hanger, di ba? Naalala niyo po yun? So, siguro yung basta yung pastor, grabe ka naman, pinapaalala yung mga traumatic days ko, di ba? Kailangan ko ng inner healing. Okay lang yan, okay? I believe nakamove on ka na, napatawad mo na yung nanay mo, di ba? Tapos ito, yung walis tambo. Yan, medyo ano yan, 10 out of 10 damage. Pero pinakamatindi yung belt.
Yan yung lumalatay talaga, yung parang makakatulog ka sa sobrang sakit. Di ba? Anyway, I believe majority of us here can relate to this starter pack because somehow, to generalize things or to stereotype, oo nga, no, parang may common denominator siya sa ating lahat. Right? At sa mundong ginagalawan natin. Question, if we are to have our starter pack as Christians, what would it look like? Sa mundong ginagalawan natin, if we claim to be a follower of Jesus Christ, sinasabi mo sa opisina mo, ah, Christian ako, nag-a-attend ako sa Victory. Every Sunday, 8 a.m., hindi ako nagpapalate. Bakit? Pag na-late ako, masasaraduhan ako. Right? If we claim to be a follower of Jesus Christ, ano kaya yung iniisip ng tao sa atin? Ng mundong ginagalawan natin? Ah, yung mga Kristiyano, mga judgmental yan. Sakit. Di ba, mga self-righteous. Mga weirdo. Di ba, yung parang walang ibang ginawa, kundi alam mo yung parang, sige, gawin natin ito, yung healing, miracles, and all that. Don't get me wrong, I'm not against healings and miracle. Pero minsan, di ba, parang nagmumukha tayong weirdo, right? Ay, yung mga Christian, mga ano yan, mga kiya yan. Mga know-it-all, mamaru. Di ba, nakakalungkot isipin, minsan tayo mga Kristiyano, because of a doctrine, nadidivide tayo. Diba? Dapat ba ganun tayo? Yung Panginoon natin, he's promoting love one another as I have loved you. Or the world sees that we are forgiven. Loved at our worst by our God. Saved by grace. Redeemed, accepted, saved to do good works. I hope instead of seeing the negative things, us being stereotyped as, alam mo yun, judgmental, self-righteous, weirdo, know-it-all. I hope because our relationship with Christ is something we get to enjoy, is something real in us, instead of seeing those negative things, sana po nakikita nila yung buhay na Diyos na sinasamba natin. Pero ang tanong, paano ba dapat natin isapamuhay yun? Paano ba dapat makita sa buhay natin yun? How can we live out this truth sa buhay natin? Yun po yung text na binasa natin. Just to give us a background, we remember, right? This was the time Paul wrote a letter to Timothy, who is a young pastor in Ephesus. And when Paul wrote this, ito yung mga encouragement, mga important reminders na sinasabi ni Paul kay Timothy na ito yung ituro mo sa simbahan mo, sa mga taong pinapastor mo. Bakit? In Ephesus, it's during that time, it's one of the wealthiest cities in their time. It's like, alam mo yun, it's like New York or Tokyo. Kumbaga parang ito po yung center ng commerce, ng trading. And ang nangyayari po dito, yung mga church members or there are people, mga false teachers, ginagamit po nila yung godliness for their personal gain. So minamanipulate po nila yung situation. And we remember, di ba, na sinabi ni Paul na hindi dapat ganyan. Dapat turuan niyo yung mga mayayaman, yung contentment, yung security. And now, ito yung sinasabi niya sa verse 18. Sabi niya, they are to do good. To be rich in good works. To be generous and ready to share. Diba from verse 17, sabi, command those who are rich not to be arrogant. Narealize natin last week na dapat pag mayaman ka, huwag kang maging mayabang. Kung may mga bagay kang nakukuha ngayon, huwag kang maging arrogante. At the same time, huwag mo daw ilagay yung security mo dun sa uncertainty ng wealth na meron ka. Diba last week yung po yung sinabi sa atin? At ang sinabi niya, lagay mo yung security mo kay Kristo. Now this is the continuation of that verse. So coming from the idea that command, instruct, teach those people, Christians, sabi niya, they are to do good. Kung Kristiyano ka po ngayon, it's the same instruction, command na binibigay sa atin ng Panginoon that we are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. I like the NLT version, sabi dito, tell them to use their money to do good. They should be rich in good works. Question, how are we using the money we have right now? What's our
spending filters na ginagamit. Paano po natin ginagamit yung pera na, na natatanggap natin? How do we manage our budget? Don't get me wrong po, I'm not a financial speaker or what. Pero ito po yung sinasabi ng Bible. As Christians, regardless kung gaano karami daw yung perang meron tayo, yung pera na meron dapat tayo, we should be leveraging it for good or to do good for God's purposes. Iba sa inyo parang, Pastor, wala na nga akong pera, so anong gagamitin ko, di ba? What we need to understand, it's not just about money. Some of you here, you have time. Marami kang oras. So ibig sabihin, yung oras na meron ka, use it para makagawa ka ng good works. Or some of you here, time, treasure, yung pera, or I don't know, possession, or maybe talent. May skill ka, may kakayahan ka. So whatever God has entrusted to you, kung naman yung binigay sa iyo ng Panginoon, hindi lang siya para sa sarili mong consumption. Binless ka ng Panginoon para gamitin yan, para maging blessing ka sa ibang tao. Kaya ang sabi niyan, they should be rich in good works. You know what's interesting about this verse? When Paul was telling this to Timothy, the idea is in Greek present. Ibig sabihin, itong paggawa mo daw ng mabuti should be continual, habitual, and constant action. Ibig sabihin, doing good is not just a one-time decision na, oh, sige, naging mabuti na ako sa'yo. Pag sumablay ka, hindi na ako magiging mabuti sa'yo. Hindi na kita bebless, hindi na kita tutulungan. No. It's not like that. As Christians, doing good is a lifestyle. It's not just a one-time decision na, I'm gonna bless you, I'm gonna help you, and then that's it. Separate lives na tayo. Basta nagawa ko na yung role ko. Lord, nakita mo na yun. No. It's not like that. We are to keep doing this continual, habitual, and constant action. Eh, Pastor, ang hirap maging mabuti sa mga taong inaabuso ka. Right? Yung parang nagtitake advantage sa'yo, na ginawan mo na nga na mabuti, tapos sila pa yung galit sa'yo. Let me tell you this, we can keep doing good to others because our God has always been and will always be good to us. Hindi ka mapapagod maging mabuti sa kapwa mo dahil alam mo lang na yung Diyos na sinasamba mo, na naglikha sa'yo, na nagbigay ng buhay sa'yo, na nagligtas sa'yo sa kasalanan, siya yung Diyos na napakabuti sa'yo at walang sawa na ibibigay yung kabutihan niya sa'yo. So kung ang Diyos nga natin hindi nagbibilang sa kabutihan niya para sa'yo, at kung totoo sa'yo yun, yung kabutihan na yun, all the more it would help you. It would drive you to be good to others. Because at the end of the day, we are all flawed, sinners, and broken. Minsan kaya nagiging tingin sa atin ng mundo, self-righteous tayo. Kasi nung naging Kristiyano ka, dahil alam mo na yung salvation na meron ka, nagiging judgmental ka na, ano ba yan? Alam niya na yung gospel, tas di pa rin nagbabago, di ba? Especially to the people that were discipling. I hope we're not like that, na nagiging impatient tayo sa mga bagay or sa buhay or sa tao. Ang Panginoon natin, mapagpasensya siya sa atin eh. Di ba? Question. Alam mo ba na mabuti ang Diyos sa buhay mo? Yes, alam mo. Pero alam mo ba kung gaano siya kabuti sa buhay mo? Kasi kung limited yung understanding mo or kung maliit or mababaw yung tingin mo sa kabutihan ng Panginoon mo para sa'yo, for sure, you would try to limit the good works that you're gonna extend to other people. Pero kung itong katotohanan na ito, na alam mo lang na yung Diyos na ligtas sa'yo sa kasalanan, ay napaka-buti, kagaya ng kinanta natin kanina, di ba? Hindi siya nagbabago. The same yesterday, today, and forever. All the more. Di ba? Parang tayo bilang Kristiyano, ang sarap i-share nun, ang sarap ipakita nun na ito yung Diyos na sinasamba ko at totoo siya sa buhay ko. Kaya nga, sa mga marriages natin, I'm married for 7 years. And honestly, sabi nila, di ba, sa una lang masarap yan, lagi sinasabi ni Pastor Jeff. Totoo nga, sa una lang siya masarap. Kasi papasarap yan, di ba? But seriously,
May mga pagkakataon na parang ang hirap maging mabuti sa asawa mo, di ba? To the wives here, pag medyo sablay yung decision making niya, di ba? Parang, ano ba naman to? Pasaway talaga to, di ba? Parang mga ganun. But instead of blaming, why won't you respond with the opposite spirit? Be good. Many stories here in our church, nag-reconcile, alam mo yun, na-anal na and all that. Kasi yung spouse naging mabuti lang and nagulat, anong meron sa'yo? Di ba parang nagda-drugs ka na ba? Hindi, may Jesus na ako, kaya mabuti ako sa'yo. Imagine mo, if you're just gonna be good to your spouse, I think it would radically change your marriage. But here's the thing, in order for you to do that, the starting point is you need to have a revelation of who God is in your life. Mabuti ba siya sa'yo? So the employee is here. You can be good to your boss, to your office mate, kung sila nagchichismisan na, nagsisiraan na. Diba? Ikaw pwede ka pa rin maging mabuti. Hindi lang dahil sinasabi mong Kristiyano ka, pero dahil mabuti yung Diyos na sinasamba mo. Amen? Now let's continue. Sabi dito, and generous to those in need, always being ready to share with others. I like this. Why? The goodness of God in our life is meant to be shared to others. Hindi lang po makikita dapat ng tao kung gaano kabuti yung Diyos sa buhay natin, pero it is meant to be shared to others. Sabi dyan, generous to those in need. Did you know that the biggest lie in generosity is you can only practice this when you are rich or wealthy? That's the biggest lie. Why? Whether you are rich or poor, you can practice generosity. Just like the Macedonian church na inillustrate ni Paul sa Corinthians. They were experiencing extreme poverty. Pero at the same time, it welded up into generosity. Bakit? Yun po yung calling sa atin ng Panginoon. We can give generously. Bakit? Napakabuti sa atin ng Panginoon. Binigay niya ngayon nag-iisa niyang anak, di ba? Para pagbayaran yung kasalanan natin. How much more yung mga bagay na pangangailangan natin? Question. When was the last time we just prayed to God, Lord, how can I be generous today? How can I be a blessing today? Okay bang siguro mas maganda baguhin natin yung prayer natin, di ba? Every morning, di ba? Minsan prayer natin, Lord, bless me today. In Jesus' name, amen. Okay ba? Baguhin natin yung prayer natin na, Lord, I know I'm already blessed, but today, help me discern how can I be a blessing this day? Sa office mate ko, sa family ko, sa makakasalubong ko, pagsakay ko pa lang sa jeep, yung mga tao makakasalumuha ko, how can I be a blessing today? Why? Bilang Kristiyano po, what we need to understand, we are already blessed. Sobrang blessed na po tayo. Kung alam po natin yung bawat word promise sa atin ng Panginoon sa salita niya, that in Christ, this is how blessed you are. Anong sabi doon? Every spiritual blessing. Not just some, but every spiritual blessing. So kung meron kang perspective kung sino ka na bilang anak ng Diyos, it's no longer about asking more blessing. Kasi blessed ka na nga. So ngayon, ang attitude mo is, Lord, I wanna be a blessing kasi nag-uumapaw na. Pansin niyo pag ngayong umaga na to, if you found out na in your bank account, naka-receive ka ng 100 million, how do you plan to spend it? Diba parang, ay, grabe, pastor. 100 million? Actually, under your seat, lagi na ka rin pa sa Jeff, di ba? Wala po, nagpa-raffle bigla, di ba? For sure, majority of us here would say, I'm gonna give this to this, I'm gonna donate, I'm gonna bless, and all this. Magiging common denominator po yun, yung word na I will give. Bakit ang thinking natin, grabe, sobrang laki na ito, di ba? Parang pag sinolo ko naman to, baka sabihin nila, ang stingy ko, ang damot ko, di ba? Parang, it's all about me. That's just 100 million. Hello, yung Father natin in heaven, anong sabi sa word ni God? The earth is the Lord's. So, lahat daw, siya yung may-ari. So, daig niya pa si Henry C., si Bill Gates,
kung sino man yung pinakamayaman sa mundo. Bakit? Yun yung Diyos na sinasamba natin. So ikaw, anak ka nun. Hindi mo man makita ngayon dahil sobrang limited yung perspective natin at sobrang overwhelmed tayo sa mga sitwasyon natin, sa mga utang na babayaran natin. Pero let me tell you this, it's not an excuse for you to live out yung calling na binigay sa inyo ng Panginoon. You can be generous whether you're rich or poor because this is the call of God in your life. Did you know that in giving, the person who benefits the most is not the recipient but the giver? Why? That's the promise of God. It is more blessed to give than to receive. Because you are learning how to have this faith or faith to be dependent on God. Kasi you're letting go of this earthly riches of possession, material things, and trusting the Lord. I know you're gonna provide, you're gonna assure me, secure me, and bless me. That's why as a church, we always do this. This idea of love the city or bless the city. Once a year, we try to do this. Bakit? We want to bless the city of Taguig. Our goal is, alam mo yun, dumating man yung time na mawala po tayo dito, people around BGC here in Taguig, they would see, ano ba yung meron dyan? Yung church dati dyan, di ba? Lagi tayong binibless, sinutulungan, pinagpipray tayo. Kaya ito po, di ba parang feeling mo, parang pastor, paano ba ako makakatulong, makakanong? Meron po tayong love the city. This is, ginagawa po natin pag Christmas, meron tayong parang kinokollect na a gift, parang a Noche Buena pack po yan. So, pwede nyo pong picturean to para for the details ng mga pwede nyo itulong. So, actually, ito po yung list. Spaghetti sauce, noodles, and all that. Di ba parang tayo pag Noche Buena, ang sarap na mga kakainin natin. Pero alam nyo po ba yung mga nakapaligid sa atin? Sa kanila, keso lang, masaya na sila, tsaka pandesal. So I think it's a good opportunity to bless them. And what we need to understand, every time we would do this, it's not just the felt need. Marami po tayong opportunity to share the real need, which is the gospel. So ito po yung mga list na pwede nating bilhin. And actually, ang deadline po nito is on November 24. So that's Sunday. And just in case you're thinking, pwede bang hindi na ako bumili? Yes, pwede po. You can be a blessing through your giving. Sa finances po, so sa mga envelope po, pwede nyo lang i-click dyan, love the city. Now let's continue. Why do we need to practice this idea of generosity? Ito yung continuation po ng verse sa verse 19. Sabi dito, thus, storing up treasure for themselves as a good foundation for the future. So whenever we would give, ito yung sinasabi ni Paul kay Timothy. Pag tinuruan mo yung taong magbigay at hindi magtiwala sa mga material na bagay, actually it is an investment. You are storing up treasure for the future. Kaya nga, tayo rin pala ang bless pag nagbibigay tayo, pag tumutulong tayo. So this is actually an investment. Diba, usong-uso po ngayon yung iba't ibang investment. Yung iba nga na-scam sa atin, diba? How to be rich and all that. Diba, kikita ka ng gantong amount and all this. I think the greatest investment na pwede pong natin gawin or i-invest natin sa mundo na ginagalawan natin, it has something to do with eternal. Kasi dito sa mundo, it's temporal. So when you invest in the kingdom of God, it will last for eternity. So let me tell you this, that our giving is a sure investment for eternity. You will never go wrong in giving to God, to His people, fulfilling His call, and being a blessing. Some will take advantage of you. Some will try to manipulate you. But let me tell you this, for as long as you know in your heart that you're doing it for God, for His purpose, it is a sure investment for eternity. Wala po tayong lugi dito. Wala po tayong talo dito. Bakit? Pag nag-invest ka dito, yumaman ka man dito, by the time na kunin ka na ng Panginoon, hindi mo madadala sa langit yan. Pero pag nag-invest ka sa kingdom ng Panginoon, by the time na mag-second coming, new heavens and new earth, you get to see the beauty of your investment in the kingdom of God.
I'm about to end. I'm gonna call our keyboardist, and I'd like to share this story. I can't remember if I shared this story or here already, or maybe sa worship night. Pero sabi nga po kanina, di ba, meron na po akong dalawang anak. So yung first ano ko po, anak ko po, his name is David, and he is 5 years old. Tapos yung pangalawa po, girl siya, she is 4 years old. So, to the parents here, especially to the mommies, di ba, alam niyo po yung feeling na pag manganganak na, parang iba, di ba, yung parang after 9 months, first trimester, suka, hilo, pagod, antukin, paglilihin ng kung ano-anong pagkain, second trimester, medyo, alam mo yun, lalakas, parang biglang, alam mo yun, nagbago yung body system, tapos third trimester, tapos yun na, manganganak na. Di ba? Mga mommies here. And I know the feeling of, alam mo yun yung, as a father, you wanna be a good father, you wanna be a good provider, right? Gusto mo, i-bless mo yung asawa mo at yung magiging anak mo. So kami po ng wife ko, we agreed na pag nanganak tayo, let's believe God for a nice and decent hospital. Yung alam mo, yung hindi tayo iipitin, yung mga ganon, yung alam mo lang natutulungan tayo na alagaan tong blessing na natanggap natin sa Panginoon. So first baby po namin, kung ano po yung kinumpit ng doktor namin na, ah, pastor, ganito po yung magpaanak kayo. To my surprise, oh wow, ganun pala talaga kamahal. Diba? We're talking about thousands of pesos. So in my mind, Lord, grabe. This is really stretching of faith. And thanks God, first baby, okay. Second baby, to our surprise, kasi 5 and 4 years old, ang plano po talaga sana namin, after 2 years pa, para makabuelo, di ba? Parang kasi pag first baby, buyat ka, parang alam mo yun, parang every 2 hours, magdedede si baby and all that, so nakakapagod, nakakadrain. Pero alam mo yun, kahit kiniklaim mo na yung word na, Lord, this baby is a blessing, it's not a burden. Sa totoo lang, di ba, parang mababurden tayo, di ba, lalo na yung mga mommies, di ba, alam mo yun, parang minsan nananaginip ka na, nagfe-feed ka pala, pero wala na pala doon si baby. Alam mo yung mga ganon? Diba, isipin mo, yung diaper, yung kakainin, tapos, ako, futuristic po ako, isipin ko na, pagpapaaral ako, tapos, alam mo yun, magka-college to, as in, yun na po yung mga iniisip ko. Tapos, to our, alam mo yun, yung, na-surprise po kami, I don't know how it happened, I don't know, diba, nabuntis yung asawa ko, diba, parang ganun. Wow, Holy Spirit ba yun? Hindi po, okay, syempre, may asawa siya, ako yung asawa, diba, kagagawan ko. So, dahil hindi pa kami nakakabuelo, buntis, 9 months, inisip namin, nag-compute kami, teka lang. Okay, so kailangan, we need to save this amount of money every month para mapaanak ulit natin. Kasi ito yung nangyari last time sa amin. So, we did. Ipon, save, di ba? Parang sow dito, give dito. And make the long story short, on the 9th month, for some reason, 2 weeks before the due date, for some reason, one morning, I was praying to God. I was doing my quiet time. I felt like God was speaking into my heart. And here's what He said. It was the same year we were building the ito po, yung EN Phase 2. So I felt like this amount of money na nasave mo para kay baby, I want you to invest it in my kingdom. Because this building will train the future pastors, campus missionaries, and world missionaries. It may be a little amount, but let me tell you this, Brian. The effect, the impact na magagawa niyan, it will change lives. So I felt like, wow, nangusap sa akin yung Panginoon. Disclaimer lang po ah, don't copy this at home, okay? Make sure na nangusap po sa inyo yung Panginoon, baka mamaya pag-uwi nyo, di ba? Parang, ay, nangusap sa akin yung Panginoon. Honey, ibigay natin lahat ng gamit natin. Di ba? Parang huwag pong ganun, okay? Pag-pray nyo po talaga. Bakit? Kasi pag naka-receive po kayo ng ganun, di ba parang iisipin mo, paano kaya sabihin sa asawa ko to? So ako, iniisip ko yun, Lord, paano ko sabihin sa asawa ko to? Di ba parang siguro isipin sa akin nun, baliw ka ba? Di ba parang 2 weeks na lang mga anak na ako, tapos bibigay natin yung pampaanak natin. Di ba parang, hello, magkano yung TF ng doktor? Pero, when I said, and talk to my wife that day, sabi ko, babe, alam mo, parang feeling ko may gusto ipagawa sa atin si God. Sabi niya, oh, ano yun? Ako, biglang sabi niya, ako rin kasi may gusto sa akin, may ini-impress din sa akin si God. So, na-excite ako. So, sabi niya, ano yun? Sige, sabi mo na. So, sinabi ko sa kanya, ah, ito kasi itong money na na-save natin for baby, hindi pa man siya kasha or enough, pero sabi ni Lord, i-bless daw natin sa building.
So we prayed, we obeyed, and we did. And here's what happened. 2 weeks later, our money was not enough. So, siyempre, kinakabahan ka na, di ba? Eh, ayun na yung mga linggo na parang nagkakaroon na ng convulsion ba yun? Ay, convulsion, contraction. Convulsion. Delikado yun, di ba? Nagko-contraption na siya. So, siyempre, pag nararamdaman na yun, ang prayer ko before, nung sa first baby, eto na ba, kasi excited ka. Ngayon, nagbago na, Lord, wag muna, kasi wala pa. Alam mo yun, ganun. Pero, that night, I can't stop her. Kasi sabi niya, babe, ito na. I know the feeling. Feeling ko, lalabas na. So, sige, gawin na natin to. So, from Taguig, eh, ang hospital po namin sa QC, buti na lang madaling araw. Imagine the traffic and all that. Pagdating po namin ng QC, alam mo yung parang bumagal lahat. Yung parang sa pelikula. Eh, di ba, parang Fast and the Furious, slow mo. Tapos yung misis mo, ganyan, nasakit. Di ba, parang ganoon. Pagdating po namin doon, tapos natatanong-tanong ako, hindi ko na alam yung gagawin. Kasi bakit, parang in my mind, makakalap na siya, tapos kulang pa yung pera. Parang alam mo yung mga ganon, ano ba, ito na ba yung mangungutang na ba ako? Eh, di ba, pinipreach namin to, huwag kang mangungutang, mga ganyan. Hindi, para kay Bibi naman. So, nagbabattle na po lahat sa mind ko kung anong gagawin ko dito. So, habi ko, babe, sige, baba ka na, magpapark ako, ganyan. So, bumaba siya. Tapos pagbaba niya, pagkatapos ko magpark, pumunta na ako sa ano, sa may admissions office kasi kailangan yun, di ba, i-reserve mo yung room, may down payment and all that. So, pagpunta ko doon, siyempre, kinakabahan na ako, baka hinga na ako ng down payment. Sabi ko, sir, mga anak na po yung asawin. Yes, mga anak na. O sige, fill out niyo po ito, ganyan, ganyan. And then all of a sudden, nag-text yung wife ko. Sabi niya, babe, 8 cm na ako. So ibig sabihin, 2 na lang, lalabas na si baby, di ba? So sinabi ko dun sa admissions office, sabi ko, miss, sorry, excuse me, 8 cm na po yung asawa ko. Pwede bang pumunta ka dun? Kasi ayokong ma-miss out yung unang paglabas ng anak ko. Gusto kong makita ko eh. Alam mo yung, ako yung hahawakan ko siya, ikikis ko siya, pagpipray ko siya, ihag ko siya and all that. So sabi ng admissions office, oh sige sir, punta na po kayo doon. Mamaya na lang po natin to i-settle to. So ako naman, mamaya, di ba? Parang kinabahan ka, di ba? Parang paano to? So sige, bahala ka dyan. So pumunta po ako doon. Eto na, nasa loob na kami ng delivery room. So nag-8 cm, naging 10 cm na, push! So syempre, di ba pag ikaw yung asawa, nandun ka sa loob ng delivery room, dinideliver nyo si baby, dapat i-encourage mo yung wife mo, di ba? Kasi ang sakit noon, di ba? Yung first baby po namin, meron siyang epidural. Etong second baby, we tried na walang epidural. So, ang tawag doon, all natural. So, 8 cm, 10 cm. So, alam mo yung hirap na yung wife ko. Tapos tumitingin sa akin na parang magre-request sana ng epidural. Pero sinabi ko, hindi, babe, kaya mo yan. Kaya mo yan. Tapos, in my mind, di ba parang, pag nagpa-epidural tayo, dagdag na naman yan, di ba? So, pero sige, basta kaya mo yan, babe. God is good. Tapos, in my mind, Lord, kaya mo to, magpa-provide ka. Tapos, yun na, lumabas na si baby. And then, grabe, napakagandang bata. Siyempre naman, di ba, ako'y tatay. Tapos we stayed in the room. Then the following day, na-surprise kami. So 24 yon, 25. Pagdating nung hapon, so chinek ulit ng doktor and all that, sabi ng ano, ng pedia, ng doktor namin, okay na po, sir, for discharge na kayo. Dahil second baby nyo na to, somehow, alam nyo na, healthy naman si baby, naka-recover ka agad si mommy dahil all natural. So the following day, na-discharge po kagad kami. So when you hear the word discharge, kakabahan ka na. Bakit? Ibig sabihin, bayaran na. Diba? Parang, eto na, magkakaalaman na ng TF ng doktor. Eh alam ko po yun, the same doctor na nag-deliver ng first baby namin is the same doctor na nag-deliver ng second baby namin. So in my mind, do the math. So bayaran mo yung kwarto, tapos yung mga expenses na ganito, plus the doctor's fee. So kung doktor ka, I highly respect you kasi yung years na pinag-aralan mo, sobrang sulit naman talaga ibabayad sa'yo, di ba? Kasi nakataya dito yung buhay ng isang pasyente. Kaya hindi po ako nagre-reklamo kung sumisingil po kayo ng mahal. It's okay. Di ba? May hugot, di ba? Pero okay lang po yun kasi pinag-aralan nyo yun, di ba? But here's the thing. So, lalakad ako, punta ako sa admissions office, hawak yung discharge order. Pagpasa ko doon, syempre nakinginig ako, di ba? Papapaswipe na ba ako? Ganyan. To my amazement and to the admissions officer's amazement, nagtataka siya, ha? Tama ba itong sinulat ni Doc? Parang, wait lang, tawagan ko lang po si Doc, ha? Hello, Doc. Tama po ba yung nakalagay niyo ditong TF? Ganyan. Oo, tama yan. Tinanong ko, miss, bakit magkano po ba yung TF ni Doc? Alam niyo po kung magkano? Alam niyo po? Ayaw niyo ata malaman, di wag na. Hindi, alam niyo po kung magkano? 1 peso.
She charged us with 1 peso. From this doctor who charged us with this amount of money during our first baby, na pinanganak naman ng umaga, na parang hindi naman medyo hassle sa kanya, hindi po ako galit sa kanya, mahal ko yung doktor namin, this amount of money, all of a sudden, to our second baby, I didn't know how it happened, but for some reason, here's what she said. Madaling araw po pinanganak yung anak ko, imagine mo yung hassle nun, gigising siya ng madaling araw, tapos sasaluhin niya yung bata, but here's what she said. You know what, Brian? Because your child, your baby girl is born this day, and the day she was born is the same day I'm celebrating my birthday, it's my gift for you. I wanna bless you. Let me tell you this. In our mind, we felt like yung binigay namin na para sana kay baby, nakulang pa nga, parang alam mo yun, ano nang mangyayari natin para natin babayaran to. We've realized when you give to God, you will never go wrong. Because it's His promise, when you sow, you're gonna reap. Kung nagtanim ka sa kingdom ni God, yung Panginoon na may pagmamayari ng lahat at ng buhay ng tao, kaya niyang gumawa ng way para mag-provide sa'yo. That's why when you give, it's a sure investment for eternity. You'll never go wrong obeying God. You'll never go wrong doing the will of God. And maybe you're thinking, baka siguro para sa kanya lang yan kasi pastor siya. No. I'm gonna challenge you. Kristiyano ka rin po. Anak ka rin ng Diyos. May Holy Spirit ka rin. Could it be that your breakthrough is just one step of obedience? One step of obedience lang. Mag-obey ka lang. Why? Yung mga tao po, kaya sila nasama sa Hall of Faith, yung nasa Hebrews, common denominator, because they have obeyed God. In our time today, naniniwala po ako tayo mga saints, meron din pong parang tinatawag sa atin na Hall of Faith. Pero in order for us to be part of that, we have to live by faith. We need to obey. How do we do this? Sabi dito, so that they may take hold of that which is truly life. This is the key. Yung totoong buhay. The Zoe kind of life. Absolute fullness of life. Essential and ethical, which belongs to God. Yung sense of security to eternity, it can only be experienced in Christ Jesus. Yung Savior na meron ka. Bakit? Ito yung sinabi sa John 10:10. This is Jesus. I have come that they may have life and have it to the full. The same word life that is used here is the same word life that is used in that verse na binasa natin. Zoe kind of life. Si Jesus po yung source ng buhay na yon. So ibig sabihin, kung meron kang Jesus sa buhay na yon, the Zoe kind of life, you are already living a life that is fulfilled, that is secure, that is assured of the future. Bakit? Eh, meron kang Diyos sa puso mo na nagligtas sa'yo. So here's my last point. The life we have in Christ propels us to live a life that honors Him. Dahil meron kang buhay ngayon kay Kristo, therefore yung buhay mo ngayon, ipapasamuhay mo siya, gagawin mo siya para sa Kanya. Amen? Let's just take this time to pray. Let's just give God praise this morning. Sige, wag mo tayo, upungan lang po na tayo. We're gonna pray. Sobrang na-hype tayo, di ba? Parang gusto mo na mag-conquer ulit, di ba? Parang we're gonna pray with all heads bowed and eyes closed. Lord, thank you God for this morning. Thank you God for this series, Want More, Lord. Lord, if there's one thing, that we should be wanting more, Lord, more than the temporal things, our prayer is, it is you, Lord. We want more of you in our life, Lord. More of your power, revelation, more of the Holy Spirit's presence in our life, Lord. So Lord, today, even as you have reminded us, maybe for some of us here, iba sa amin, nangusap ka po sa puso namin, sa isipan namin. Maybe some of us here, you are securing us because of our tough situations na pinagdadaanan namin, Lord. Lord, one thing is for sure, you're the God who never changes, God.
you will never change, Lord. So here we are as your people, Lord. We just lay down every concern, every worry, anxiety. Yung mga pinagpipray namin, Lord. We choose to trust you, Lord. We choose to hold on to your promises, to believe in your word, Lord, knowing that you are for us and not against us, God. In Jesus' name. Amen. You know, as we, and I think it's very apt for us to do this, marami pa pong oras tayo, I think it's good for us to partake of communion. And whenever we would partake of communion, it's not just a religious duty. It is actually an act of remembering, commemorating, and celebrating the finished work of Jesus Christ. Two things. Number one, sabi niya doon, remember whenever you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. You know what's interesting is, yung turo po doon, ang sabi, through eating and drinking. Bilang mga Pinoy, if there's one thing na ayaw nating nami-miss out pag may party, for sure dapat merong food, merong pagkain. If there's one thing na hindi natin makakalimutan, yun po yung pagkain. And I believe the very reason, somehow, God, alam mo yun, wants us to be reminded of His finished work is through communion. Kasi hindi mo makakalimutan yung pagkain. So ibig sabihin, all the more, huwag mo rin kalimutan yung ginawa ko para sa'yo. So I'm gonna ask the music team to come here on stage. They're gonna lead us into worship. As we receive the bread and the cup, let's just be in the attitude of worship. And here's what we're gonna do. I want you to be in a place wherein you're gonna commemorate, you're gonna remember, you're gonna think through, Lord, oo nga, no? Ano ba yung mga kabutihan na ginawa mo para sa akin? And later, we're gonna partake of the communion. Sabay-sabay po tayo, we're gonna pray. Amen. So as the ushers are passing the elements, let's just be na attitude. Alalahanin natin yung kabutihan ng Diyos para sa atin. No majesty that we will look upon Him, despised by man and made to die. No beauty that we ever would desire. Tears of sorrow fill the Savior's eyes. But death could not hold you. You overcame power of darkness, the power of the grave, victorious King, Savior of all, risen in glory, hope of the world, ruler of nations, the heavens resound, creation adores you. The weight of every sin was on His shoulders. Glorious King,
lead us into prayer, but here's what we're gonna do. Later, when I say and declare the body of Christ broken for you, we're all gonna respond. We're gonna say, thanks be to God. And then when I say the blood of Christ shed for you, we're gonna say, thanks be to God. Let's hold up the bread. Lord, we just wanna thank you, God, for the things that you have done for us, Lord. And Lord, today, even as we remember, we celebrate, we commune, and partake of this bread, Lord, inaalala po namin yung sacrifice mo para sa amin, Lord. Na binigay mo po yung katawan para tanggapin lahat ng kahirapan, Lord, yung sakripisyo po na binigay niyo para sa amin, Lord. Lord, we are forever grateful, Lord, of your sacrifice for us. Lord, today we remember, Lord, your body that was bruised, Lord, on that cross, Lord. Lord, we thank you, God, in Jesus' name. The body of Christ broken for you. Thanks be to God. Let's partake of the bread. Let's hold the juice. Lord, we are here standing in your holy presence, Lord. Lord, we are holy, pure, blameless, righteous, not because of our own doing, Lord, but because of your blood that was shed on the cross, Lord. So, Lord, right now, God, I pray that you would remove, Lord, any form of condemnation, Lord, yung mga lie ng demonyo sa amin, Lord, that we are, Lord, di kami mapapatawad, di kami ma-accept, Lord. Lord, thank you, God, because in Christ, Lord, we know that we were undeserving, unworthy, but Lord, thank you because you've made us free, God. You've made us free, Lord. In Jesus' name. The blood of Christ shed for you. Thanks be to God. Let's partake of, or let's drink the cup. Can we all lift our hands as we end in prayer? Lord, maraming salamat po sa kabutihan mo para sa amin, Lord. So as your people, Lord, I pray, God, that we'll be able to live out, Lord, yung calling na binigay mo sa amin, Lord. And help us to always remember, celebrate, and be grateful, Lord, of what we have in you, God. And Lord, thank you, God, because, Lord, you have called us to be the salt and the light in this world, Lord. Knowing, Lord, that our position in you, that we are already blessed, Lord, gamitin mo po yung bawat isa sa amin para maging blessing sa mga taong nasa paligid namin. Mamaya po, pag-uwi namin sa bahay namin, pagpasok namin sa trabaho bukas, Lord, gamitin mo po yung bawat isa sa amin, Lord, na maging salt and light of this world, Lord. Lord, enough na yung self-centered na pagiging Kristiyano, Lord. We want to be God-centered, Lord. We want to obey you and fulfill your call in our lives, Lord. So here we are, Lord. Send us, Lord. Use us to be a blessing, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.